Toyota Vios. So push start installation with remote start. Version 2 itong kinabit natin. May kasama ng mobile app control to na pwede sa iOS or Android devices. And then nag-avail na rin si sir ng smartwatch natin. Okay? So trunk release, inadapt na rin natin yung trunk release niya. So sa ating watch, pwede na rin kayo mag-lock. Pwede na kayo mag-unlock. Yan. Pwede kayo mag-car finder. Pwede kayo mag-open ng trunk. Okay? So basically, kung anong meron dito sa watch, meron sa key fob, meron sa smartwatch natin. Kagandahan lang, dami yung backup. If ever mawala yung watch nyo, may key fob ba kayo? Pag nawala yung key fob nyo, may mobile app control pa kayo. Okay? So start na natin yung kotse. Press 3 times lang dito sa lock button. 1, 2, 3. Start na. Okay? Yan. So pwede rin kayo mag-remote start sa ating mobile application or sa ating key fob. Okay? So, yun. Add-ons itong ating smartwatch. Medyo paubos na. Then, pwede rin kayo mag-open ng trunk. Hold nyo lang yung trunk button. Bubukas na yan. Yan. Okay? Maganda lang ng may watch. Maangas lang. Meron kang James Bond feature. Alright? So, parang kang James Bond kasi. Kaya yung iba nag-a-appeal. Alright, ganito yung button na kinabit natin. Yan. Version 2. Kulay red siya. Pag accidente na pindot, hindi po mamamatay yung kotse. Okay? Then, automatic transmission, park luggage, tsaka handbrake. Kapag naka-driver naka-reverse, never nyo siyang mapapa-start. Tapos, may feature din po yung system natin na kapag tumapa ka sa brake, kahit hindi ka pa umaalis, basta in-start mo na yung kotse mo. Auto-lock lahat ng doors, and then even naka-under, pwede kang mag-unlock. Pwede kang mag-lock sa watch. Okay? Pwede ka rin mag-open ng trunk kahit lang upo ka na sa driver's seat. Then ito yung key fob na kasama. Ayan. Pwede ka rin mag-unlock. Pwede ka mag-lock. Pwede ka mag-open ng trunk. Ayan. So, ang dami mong ways. Meron pang mobile application. Okay? Pwede mo rin gawing remote. Alright? So, kaganda lang ng nalock-unlock mo siya even naka-under yung kotse mo. If ever may bibiling ka lang sa atin sa across the street, iba mong naka-under yung kotse mo or may kakausapin ka, ilock mo sa labas, magagawa mo. Kasi sa stock system, hindi pwede yung kailangan nyo pampatayin yung makina nyo para ma-ilock nyo siya from the outside. Alright? Then kapag gusto mong patayin, pwede sa mobile lock control. Pwede mong patayin yung kotse mo roon or dito na lang sa button natin. Hapakan mo yung brake, isang pindot, patay na yan. Then automatic, unlock na rin lahat ng doors. Pag layo mo dyan sa kotse mo, hawak mo yung key fob or watch, automatic maglalock na rin siya. Pag lumapit ka, mag-unlock na rin siya kusa without pressing any button sa remote. So that's because of the passive keyless entry. And then that feature can be disabled or enabled naman sa key fob or sa watch para hindi siya gumana. Para if ever minsan irritating kasi siya, konting lapit mo, mag-unlock siya. Pag lumayo ka, maglalock. So ano rin siya na nakakairita minsan. So may option din siya to enable or disable anytime you want sa remote lang. May combination lang kayo gagawin. Alright? Then ito yung tsura ng button natin kapag nakapatay. Without stepping sa brake, unang pindot, accessories. Gagana na yung mga stereo. Pangalawang pindot, bubukas yung cluster. Pwede mo lang itaas yung bintana mo or ibaba nang di naka-start yung kotse. And then pangatlo, patay. Pag gusto mong start, apak sa brake, isang pindot, start na agad yan. Alright, so napaka basic lang gamitin ng ating system. So paubos na yung stocks ko, unahan na lang po tayo this year, patapos na ang taon. Alright, so hanggat may oras pa kayo magpagawa bago i-celebrate ang ating mga holidays, unahan na lang po. Alright, maraming salamat, bye bye.